May bago tayong drivetrain. Isa rin to sa pinakabagong offerings ni Shimano. Ito ang Shimano Qs U8000. Talakayin natin yung specs, saan ba ginagamit at para kanino ba ito. Follow nyo nga pala ako sa www.facebook.com/foreverbikenoob para kung may mga katanungan kayo, madaling mag-reply. Salamat! May tatlong models ang series na ito ng Shimano, yung U4000, U6000 at itong nasa atin na U8000. Sa pagkakaalam ko, tatanggalin na nila yung Alivio, Acera tsaka yung Altus Group Set at nireplace nyo na rin yung 10-speed at yung 11-speed na Diore. Sa video na ito, initial look lang muna tayo. Test natin ng konti, pero hanggang doon na lang muna kasi para talaga to sa bagong build natin. Hindi ko pa kayang buhayin eh. Wala pa tayong budget. Send GCash para sa pyesa. Charon! I ordered this sa Shopee. Lilink ko sa description yan. Though pre-order din sa kanila. Meaning, yung merchant kukuha lang din sila sa supplier pag nag-order ka na. Kaya medyo ilang days din yung aantayin mo. At syempre, depende din kung nasa ang lupalop ka ng Pilipinas. So, mga 10 days din yun ang nakakainis na pag-aantay. Nauna ko pang bilhin yung b**ani ko. So, dumating na sa akin ito. Ano ba yung mga nakuha ko? So, dahil parang upkit version lang ito, at hindi full group set, nakalagay lang siya sa box at nakabalot lang ng bubble wrap. Well wrap naman, so goods yan. Apat na item, uunahin natin yung nasa box. Which is yung 1150T na kaset. Nice! Maganda! Ang laki, given naman yan kasi 1150T ito. Mukhang solid naman. Balikan natin yan later. Next natin itong chain, naka-bubble wrap yan. Regular na 11-speed chain lang ito. Pre-lube na rin, ramdam ko sa kamay ko yung dulas. Dulas! Next bubble pop natin. Bubble wrap natin, ang laman ay yung shifter. Normal na 11-speed shifter. Maganda naman, may kasama ng Shimano shifter cable yan. At lastly, yung pinaka-rear mech natin or rear derailleur. Wow! Ang ganda! Para siyang mixed version ng XT at Diore. Though, magkamukha naman yun. Feeling ko sa specs parang ganun din, pinaghalong XT at Diore. Kasi nasa 8,000 lineup naman, so nasa XT territory yan. Enough of the unboxing. Tignan natin in detail yung mga components at simulan natin sa cogs or sa cassette. Ang model number nito ay CS-LG700-11 at merong apat na version nito. Una, yung 1145T with Link Glide logo at yung walang logo. Tapos yung other two, 1150T na may Link Glide logo at yung isa, walang logo. Medyo disappointed nga ako sa dumating kasi walang logo. Gusto ko sana yung may logo eh. Para nagsusumigaw na, Shimano Qs ang gamit ko! Tapos na-realize ko, minimalist pala ako. Okay na rin yung walang logo. Pero on specs, parehas lang naman yan. Iisa lang na CS-LG711 yan. Parehas na nickel-plated yan, logo lang talaga ang pinagkaiba. Kung titignan natin yung buong kaset divided sa ilang parts, yung first 4 high gears, yung 11, 13, 15 at 17T, nakahiwalay. Okay yan kasi yan yung madalas na nag-burn out. So madaling palitan kasi nakahiwalay. Pwede kang bumili ng piraso niyan pag available na sa market. At least, hindi buong kaset yung papalitan mo. Ito pala yung spacer niyan at yung pinaka-lock ring. Nakalagay yung model number, genuine Shimano yan. Kita nyo naman kung saan gawa. Made in Japan. At yung kabuuan ng kaset. So yung remaining 7 gears from gear 1 to 7, magkakasama na yan. At ang nag-hold dyan ay itong aluminum spider sa likod. Mukhang maayos naman yung mga rivets. Sana lang, wala na yung issue tulad ng mga Diore noon na lumuluwag yan. May issue kasi dati na habang tumatagal lumuluwag yung rivets sa mga Diore. Di ko lang sure kung 5100 yon o 6100. Comment nyo sa baba yung mga naka-experience noon. Anyway, sa likod ng kaset, may Link Glide na nakasulat at yung logo. Every cog ng kaset, may mga profiles yan na tinatawag na shifting gates or gear gates. Hindi po yan sira. Yung iba kasi, akala nila sira yan. Ang trabaho niyang mga gear gates na yan, pag nag-shift ka, dyan aakit yung chain nyo. Yung previous Hyperglide at Hyperglide Plus, meron yan. At inadapt ng Link Glide yung technology. At sinabi ng Shimano na mas inoptimize pa nila ito para mas maging smooth ang shifting at less pedal shock. Kung titignan natin yung kabuuan ng kaset, yung 3 biggest cog, mas darker yung kulay. Kumpara sa rest, yung maliliit. Hindi ko alam kung bakit, pero according sa Shimano website, lahat yan ay gawa sa steel. Mas makapal din yung base ng every tooth ng cogs, kumpara sa normal na Hyperglide. Sinadya nila yan gawa ng ang main focus ng Link Glide ay durability.
Sinasabi nga ng Shimano na 3 times more durable ito kesa sa Hyperglide. Ang Hyperglide kasi at Hyperglide Plus ay ginawa para sa quality ng pag-ship at pagiging magaan nito. Kaya yung Hyperglide at Hyperglide Plus ginagamit talaga madalas sa mga karera. Alam mo naman sa karera, mas magaan, mas okay. For efficiency, lalo na sa climbing. Itong Link Glide, mas nakafocus yung design niya para maging matibay. Nga pala, hindi rin ito replacement ng Hyperglide at Hyperglide Plus. Isa lang itong alternative, kumbaga pagpipilian. Nag-start yung concept na ito nung naglabasan yung mga e-bikes. Yung mga e-bikes kasi na yan, may motor yan na may malakas na torque. Yung malakas na torque na yan, mas mabilis maka-worn out ng mga components yan, lalo na yung cassette. So Nat, ibig sabihin pang e-bike lang pala yung cues na yan. Hindi naman. Pwede naman ito sa kahit anong bike. Like bikepacking, mountain bikes, adventure bikes, lalong-lalo na yung mga commute bikes na halos araw-araw ginagamit yung mga bikes nila. Mas makakatipid ka kasi sa pera. Paano naman makakatipid sa pera? Makakatipid ka sa pera gawa ng mas matibay ito at mas less yung pagpapalit mo ng pyesa. So makakatipid ka kasi hindi ka palit ng pyesa, hindi ka agad nasisira. Pero ang caveat nun, syempre pinakapalat pinatibay. Automatic, mas mabigat ito sa Hyperglide at Hyperglide Plus. Sabi ng Shimano, ang average weight nito ay 609 grams. Ito yung 1150T. Syempre, mas magaan naman ng konti yung 1145T. Hindi ko lang alam kung anong weight ng 1145T. So mamimili ka din kung weight or durability. Matibay naman yung mga Hyperglide at Hyperglide Plus. Meron ako niyan. Hanggang ngayon, gamit ko pa rin. Pero, mas matibay itong Link Glide ng 3 times. Ito palang Link Glide, available lang ito para sa Hyperglide hubs. So, kung naka-microspline ka na free hub, hindi yan papasok. May naging problema ako dyan. Naikikwento ko yung naging solusyon ko mamaya. Punta muna tayo sa chain. Yung chain nito, wala namang special. Bukod sa may logo ng Link Glide yung ibang links. Pero technically, pares lang ito ng normal 11-speed na chain ng Shimano. So, pwede kang gumamit ng normal 11-speed na Shimano. Directional pa rin. So, kailangan, pag kinabit mo ito, nasa labas yung sulat or yung mga engravings. So, yun lang yung about sa chain. Diba? Wala namang special. Tignan naman natin yung shifter. Pero bago yan, ako nga pala si Nat, isa akong cinematographer, musician, at cyclist na gumagawa ng high-quality bike-related videos. So, kung nagustuhan mo ang aking content, i-consider mo mag-subscribe. At iwasan mo na rin mag-skip ng ads. Dahil pag nag-skip ka ng ads, mamamatay ang dagkaan ng kapitbahay. At sa inyong bahay, iraratay! So itong shifter ng Q's na SLU-8000, medyo bago yung shape. Maganda naman yung plastic na ginamit. Hindi naman laruan feels. Mukhang matibay naman yung construction. Slightly better lang yung XT ko. Pero good enough tong Q's. Meron siyang gear indicator para makita mo kung nasa ang gear ka na. Meron ding option na walang gear indicator. Wala lang akong choice sa binilhan ko. Isa sa mga nagustuhan ko dito, nakakatuwa na yung papasukan mo ng shifter cable ay parang sliding door na lang. Yung dati kasi, screw cap yan, so kailangan mo pa ng tools para matanggal. Ito, i-slide mo na lang. Amazeballs! Clamp type itong nasa akin, pero may screw yan para matanggal. Feeling ko, pwede mong i-convert ito sa iSpec. Kasi yung iSpec version, iisa lang yung itsura, yan lang yung piraso na nagpapalit dyan. Yung levers naman, plastic levers na may grip para di dumulas yung daliri mo. Ito yung medyo disappointed na ako ng konti sa function ng levers. Yung downshift, itong lever na ito, rapid fire din naman siya tulad ng ibang Shimano shifter. Kaso, hanggang dalawang shift lang at a time. Nasanay kasi ako sa XT ko na apat. Tapos yung L2 ko, tatlo. Tapos ito dalawa lang, pero okay lang naman. Smooth naman, tsaka malambot siyang pindutin. So okay na din. Hindi na ako choosy dyan. Ito pa pala, yung medyo na-disappoint din ako. Yung up gear naman. Itong lever na ito, two-way naman siya. Pwedeng tulak at batak. Hindi nga lang siya multi-release tulad nung XT. Pag multi-release kasi, dalawa yung pwedeng shift sa isang pindot lang. Itong Q's, isa lang. Medyo naikukumpara ko to sa XT gawa ng 8000 series kasi to. So nandun siya sa pedigree ng XT. Hinahanap ko yung mga features na yun tapos wala. Sad. Though, meron naman siyang na-adapt sa XT. Yes! Ito yung instant release. So itong Q's, U8000, meron yan. Ang nagagawa niyan, pagkapindot mo, release agad yung cable. So, instant shift yan. Unlike sa ibang shifters na pag pinindot mo yung levers, kailangan mo munang i-release yung levers bago gumalaw yung cable. So, nice yung instant release na yan na meron yung Q's U8000 shifters. Tapos yung barrel adjuster niya, yung feels, solid naman pag pinipihit, hindi flimsy. Tapos yung included cable niya, yung OptiSlick cable. So may coating yan para mas smooth at less yung friction sa cable housing. So pretty much, goods naman yung shifter.
okay itong rear mech or rear derailleur. Unang kita ko pa lang, sabi ko, ang ganda. Premium na premium yung dating. Sa bagay, siya yung top of the line ng Q-series eh. Sa appearance, sabi ko nga, wala akong masabi ang ganda. High-end feels talaga. Yung kulay, may pagka-gunmetal. Gawa naman sa aluminum yung parallelogram. At surprisingly, yung cage niya, gawa din sa aluminum. Unang tingin ko parang steel, pero aluminum pala siya. Yung mga plastic bits lang naman sa RD na ito, yung on and off switch ng clutch, yung cover ng clutch, yung barrel adjuster, tsaka yung dalawang pulis. Yung dalawang pulis na yan ay 13 tooth, tapos naka-cartridge bearing na rin, so smooth ang ikot niyan. At hindi yan tulad ng iba na bushings lang ang nakalagay. So, panalo yan. Weird na may barrel adjuster na ulit to. Sanay na ako na wala na yan. Hindi ko alam kung bakit binalik pa ng Shimano yan. Pero may reason naman siguro. Modern na din yung mounting niya. Dati kasi may mga hanger bracket pa. Ito, tulad na nung previous Shimanos na rekta na ang kabit. May clutch system din ito. Dapat lang no, ang difference lang nung M8000 ko na XT, meron siyang butas para ma-adjust mo yung clutch on the fly. Itong QCU8000, kailangan mong baklasin yung tatlong bolts na ito bago mo ma-adjust yung clutch. Yung spring nung cage relatively matigas. Ang nagustuhan ko dito, compare sa XT ko, pag inon mo yung clutch, matigas pero hindi maganit. Yung XT ko, pag inon mo yung clutch, maganit eh, kahit adjusted na. Medyo lamang ito sa performance pagdating sa clutch. Ang isa pang nagustuhan ko dito, may mark na sa cage kung saan mo isiset yung adjustment ng B-screw. Itatapat mo lang dyan yung 50T ng cassette. Okay ka na, hindi mo na kailangan ng tool or sukatin. Average weight nung QCU8000 ay 290 grams. Nga pala, huwag kayong magkakamali ng lagay ng shifter cable. Dapat dito nyo ilalagay, hindi dito. Kasi, pag dyan mo nilagay yan sa baba, hindi magpa-function ng tama yung RD. Hindi mo matotono yan. So yan yung QCU8000 series. Hindi na ako bumili ng crank, meron pa kasi ako dito. Hindi ko na rin kinuha yung mga brake set dahil meron nag-aantay na quad piston. So sayang naman kung hindi ko gagamitin yon. Sa mga masugid nating tagapanood, alam naman kung saan ko ilalagay ito. Para ito sa GT Avalanche tama raw build natin. Ang naging problema ko nga pala dito, yung ProLite ko na wheelset, micro spline. Tapos itong Q's ay HG. So hindi siya compatible. So anong ginawa kong solusyon? Bumili ako ng free hub body na almost the same yung dimension sa micro spline. Pero HG. Pasok naman. Kaso, kailangan kong i-modify ng konti yung free hub gawa ng mas malaki yung butas ng bearing nito kumpara sa ginagamit ng micro spline. Tapos, pag sinasalpak ko ito gamit yung stock na bushing, naglalak yung free hub. Hindi makaikot. Gawa ng yung bushing maikse. So, ang ginawa ko, bumili ako ng tube na ganito. 15 to 12 through axle adapter to. Tapos, pinutol ko ito ng sobrang precise na halos 0.5mm na lang yung nakalabas para hindi mag-lock yung free hub. Hindi pa tapos ang problema. Kailangan ko ding iksian yung bushing sa pagitan ng dalawang bearing sa loob ng free hub. Nakikita nyo naman yan, di ba? Yung part na yan. Para maitulak ko yung bearing pa loob at mailagay ko ng tama yung end cap. Pag hindi ko kasi ginawa yon, hindi ko maititread ng tama yung end cap. Medyo matrabaho, pero nasolusyonan ko naman yung problema. Anyway, yung initial test natin sa Q's drivetrain, okay naman. Nagsishift naman ng tama at smooth papunta sa malaki. Ganun din papunta sa maliit. Smooth talaga. So, totoo naman yung sinasabi nilang smooth yung shifting. Pero, malalaman natin yung performance niyan pag naikabit na natin sa bagong build natin kasama yung fork na to. So, subscribe ka na lang para makita mo yung video na yan pag lumabas na. Kung curious ka at gusto mong malaman ang price nitong Q's, lalagay ako ng link sa baba kasi ang mga presyo niyan pabago-bago yan. Puntahan nyo na lang yung link at makikita nyo yung eksaktong presyo. Nasa description din pala yung Facebook ko at Instagram. Follow nyo naman ako dyan. Ilalagay ko na rin yung Strava link ko sa baba. At kung hindi ka pa nakasubscribe, eh ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na para sa mga susunod na videos gaya nito. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatili. Bait nung babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam.